everyone, I'm Jomar, and we're here at Red Cape Cafe and Bread of Winterfell here in Finland West East Home, and we're going to interview Sir Alvin Recaña, our baker, while making pandesal. And later on, we're gonna show you on how to make latte art. So, let's go! Normally kasi sa lahat talaga ng mga industrial ng pagkain, hindi may iwasan ng brain. Hindi talaga mag-drop. So, kailangan mo talaga magpasensya, mag-adjust. Kailangan mo talaga yun. Kasi talagang complain, kasalanan natin. Lalo na, hindi sila ng pagkain. Kailangan natin talaga yun. Hindi makawala. So, ngayon, after yan, proofing tayo. Ilalagay natin sa proofing. Pag sinalak ko, hindi lang siya ganyan kalaki. Lalaki pa siya. Ito kasi, para siya kugon. Hindi niya ma... Yung init niya, dire-diretso. Hindi niya ma-i-tetem. Ngayon, pag 170 sa anong dito, ang bale, bumabagsak siya. Yan. Hello, Sir Alvin. So, I'm just asking you kung ano pong mga paghahandang ginagawa niyo sa araw-araw para magsimula dito sa pag-bake ng mga tinapay. Actually, every 3 a.m. start, dapat nandito na ako. So, 3 a.m. preparing, preparing, mixing, ayan. Tapos, so dapat 5 a.m. meron na akong na-bake. May na-bake na ako. Tapos, after that, dire-diretso lang yung mga gawa namin. Hanggang sa matapos yung pinakaluto namin. So, parang mahirap din pala ang bawat umaga nyo sa pagpunta rito. Actually, mahirap. Pero, nakaka-enjoy naman. Kasi, syempre, anong wala, pagkain para sa mga tao. Dahil, every morning, may bumibili. Okay naman, okay din. Okay, so, nag-enjoy po kayo. So, sino po ang naging inspiration niyo para magpatuloy dito sa field na to? Actually, unang-una, family. Tapos, syempre, papasalala tayo sa boss namin. Yan, dahil siya yung kumuha sa amin, hindi lang yung nagliyado dito. Pero, family yung pinaka-inspiration. So, I know na may mga challenges din po tayong nakakarap sa bahay, dito sa trabaho, sa loob ng kusina. So, paano niyo po hinaharap yung mga pagsubok na yun? Kasi normally talaga sa isang kusina ang ma-challenge kayo. Like, nang may magko-complain, may magalit. Pero syempre, kailangan nating tanggapin yan kasi nasa kusina tayo, hindi naman tayo perfect na hindi tayo nagkakamali. So, kailangan nating mag-move yung pagkakamali natin. Kailangan natin dapat iwasan natin yun. That, parang, alam na natin dapat kung saan tayo nagkamali. Kaya nakikita ko sa inyo, sir, na masaya talaga kayo dito sa trabahong ginagawa niyo po. So, makikita ko rin sa inyo na parang na-apply niyo yung mga pagsubok, ang mga aral na natututunan niyo po. So, nababalansin niyo po ba yung sarili niyong buhay sa trabaho po? Actually, oo naman, syempre. Kailangan natin i-balance yan eh. Kasi, passion na natin ito eh. Kailangan natin talagang meron tayo sa pamilya, meron tayo sa para sa trabaho. Kailangan talaga yun. Kasi hindi mababalance yun. Puro ka trabaho, babagsak ka. Kasi, syempre, wala kang inspirasyon. Tulad yan, puro ka trabaho, wala kang inspirasyon. Dapat, balance ang buhay sa trabaho.
Oh yes, maraming salamat po sa Aldi sa pag participate sa aming project. Yeah, thank you po.